Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapay. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 17 ng Enero at ipinagdiriwang ng inang simbahan ang paggunita kay San Antonio Abad. Idalangin natin na kaisa niya tayo rin makapag-alay ng buong buhay para sa ating pagmamahal sa Panginoon. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon ay panalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para kay Tita Virgicano at sa kanyang buong pamilya. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto'y namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel.
Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yun. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong yun. May gatas ka pa sa labi, samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at ng mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon." Kaya't sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kaniyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat ng narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulubit niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kaniyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noong. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath. Binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang poon na aking sanggalang. Sa pakikibaka, ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago. Alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
pag-ahari ng Diyos sa pitay kanyang ginamo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratna niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, "Halika rito sa unahan." Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, "Alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, ang mga kasama nating nasa ibang bansa at ang mga laging nakikiisa tuwing alas 7 ng umaga sa pamamagitan ng opisyal na himpilan ng radyo dito sa Batangas, ang 95.9 at ang 99.1 dito sa Batangas at sa mga Karatig lalawigan. Sa mabuting balita ay inihaharap sa atin ang kwento ng isang lalaking patay ang isang kamay. Ibig sabihin ay maaaring stroke, hindi naiigalaw ang kamay. Sa unang pagbasa naman ay inihaharap sa atin ang kwento ni David at ni Goliath, kung paanong si Goliath, isang batikang mandirigma, ay tinalo ng isang musmos na si David sa pamamagitan ng ngalan ng Panginoon. Ano po ang ating mga karamdamang nagpapamanhid ng ating sarili? Maiuugnay natin ang ating sarili sa mabuting balita. Anong mga pagkamanhid? Hindi lamang siguro ng kamay, hindi lang siguro kamay ang ating hindi maiunat. Anong mga pagkamanhid ng puso na ating nararamdaman? Anong malalaking gulayat na mayroon tayo na ating kinatatakutan? Problema, sakit, suliranin, kasalanan, ang lahat ng ito ay nagpapamanhid sa atin at nagbibigay ng malaking takot sa atin. At minsan, para tayong si David, maliit sa harap ng mga malalaking problemang ito. Minsan natatakot harapin, minsan nawawala na ng pag-asa, minsan ang ating pagkamanhid, hindi lamang nang iisang bahagi ng katawan, minsan namamanhid na rin ang ating buong pagkatao. Mga minamahal, ang takot, ang pangamba,
kapag ka iyan lamang ang iyong pinagtuunan ng pansin, kakainin ka ng takot na iyan. At alam niyo kung anong gustong-gustong gawin ng demonyo? Yung panaluhin niya ang takot sa sarili upang mawalan tayo ng pag-asa. Kaya pagka ikay nagkakaproblema, tapos ikaw ay takot na takot, ayaw mong humingi ng tulong, nagtatagumpay ang demonyo. Pinamamanhid niya ang buong puso at ang buong buhay mo. Doon gumalaw ang demonyo. Nagkasala ka. Ang sasabihin sa'yo ng demonyo, yan, inubo na si Father. Gumagalaw na ang demonyo. Nagkasala ka, sasabihin sa'yo ng demonyo, naku, mahiya ka na. Hindi ka na mahal ng Diyos. Nakakahiyang lumapit sa simbahan. At kapag pumayag ka, ay di talo ka. Kapag ikay chismosa, tas ikay nahihiyang sumimba, nananalo ang demonyo. Kapag ikay madamot, tapos kapag gusto mong nararamdaman, gusto mong magbigay, sasabihin mo yun ako, nakakahiya, kilala akong madamot, nananalo ang demonyo. Yung maliliit nating pagkamanhid, pinababayaan mong magpamanhid sa iyong buong buhay. Yung gulayat na mayroon tayo, lalo mong pinalalaki, lalo mong kinatatakutan. Ayan ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon. Huwag kang matakot. Kahit sa kaliit-liitan mo, kahit sa kasama-samaan mo, kahit sa iyong maraming pagkukulang, ang Diyos laging handang tumanggap at tumulong sa iyo. At yun ang iyong panindigan. Oo, mayroon tayong maliliit na pagkamanhid. E di pagka kayo nagagalit sa inyong mga anak, kapag kayo nagmumura sa inyong mga asawa, kapag minsan ikay nagiging madamot, minsan ikay nakakapagsinungaling, ito'y maliliit na mga pagkamanhid. Pero pag pinabayaan mo, may problema ka na nga, ayaw mo pang humingi ng tulong. May kasalanan ka na nga, ayaw mo pang humingi ng tawad. Natatakot ka na nga, ayaw mo pang pumunta sa makakahingi sa iyo ng tulong. Ang Diyos laging handang magpalakas sa iyong kahinaan. Laging handang mag-alis ng pagkamanhid sa iyong buhay. Laging handang tumulong upang harapin mo ang kalaban. Ganoon ang Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo. Number 265. Ang lokal na katesismo dito sa Batangas. Malaking biyaya ng Diyos ang kalusugang taglay hindi lamang ng katawan at ang isipan, bagkus pati ng ating puso at kalooban. Biyaya iyon ng Diyos kapag ikay walang sakit, kapag ka ikay malakas ang loob, kapag ikay walang takot na harapin ang mga pagsubok, biyaya iyon ng Diyos. At yun ang iyong hingin. Sino ba sa atin ang walang problema? Lahat mayroon. Magkakaiba. Magkakaibang laki. Magkakaibang gulayat at pagkamanhid na ating kinakaharap. Ang inyong maraming utang, problema iyan. Tinan nyo't nung akin si ikay nagtago sa maniningil ng utang. Sa 30 nyo na uli haharapin. Yung sinweldo ninyo, ubus na. Problema iyan. Ikay may sakit. Gusto mong makaalis ng ibang bansa. Marami kang hinihiling. Marami kang takot. Ay takot ka na nga. Ayaw mo pang pumunta sa Diyos. Ay sinong tutulong sa iyo? May sakit ka na nga. Ayaw mo pang humingi ng tulong sa Diyos. Paano ka gagaling? May problema ka na nga, ayaw mo pang sumimba. Mga minamahal, alisin ang takot. Unti-unting alisin ang hiya sa harap ng Diyos. Sapagkat ang maliliit na pagkamanhid,
maging ang malalaking pagkamanhid ay handang gamutin ng Diyos. Anong sabi ni Jesus sa mabuting balita? Iunat mo ang iyong kamay. Stretch your arm and reach me. Iunat mo sa Diyos ang iyong kamay. Hanapin mo ang Diyos. Unti-unti kang lumapit sa Diyos upang anumang pagkamanhid at takot na mayroon tayo, tayo'y matulungan niya. Hilingin po natin na sa banal na misang ito, kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang malakas ang loob na puso at kakayanang laging dumulog sa iyo upang sa dami ng pagkamanhid na mayroon ako sa aking buhay, unti-unti akong makalapit sa iyo. Unti-unti kitang matanggap sa akin nang sa gayon, ang lahat ng takot, ang lahat ng pangamba at problema ay unti-unting maglunas sa pamamagitan ng iyong laging tulong na ibinibigay sa akin. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paglilingkod na aming ginagawa sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ikaw ang nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Hesukristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Ninarakila ang lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag,
sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
sa lupa para ng salamit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ang aking nabalina? Panginoon ko, laging ikaw magkatagay salita ng buhay.
Sino ang aking babalinan? Panginoon ko, aking ikaw, pagkat ikaw ay ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio Abad nung sa lakas ng kadiliman, siya'y matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid ng ating simbahan, may makikita po kayong mga Pilgrim's Information Record Book. Sa mga hindi pa po nakapagsusulat, pakilagay ng inyong pangalan at ilang hinihinging detalye. Ito po ay malaking tulong sa ating documentation program at alaala ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Kung kayo naman po ay mga OFW, mga balikbayan o may kasamang mga foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Information Record Book. Ito po ay malaking tulong sa ating isinasagawang aplikasyon bilang isang pandaigdigang dambana. Ngayon pong 23 ng Enero ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang ating mga healing mass na may healing liturgy at pagagawad ng langis ay sa alas 9 ng umaga
at sa alas 5 ng hapon, kayo'y aming inaanayahan, gayon din ang inyong mga may sakit. Maraming salamat sa inyong lahat. Ang ating sunod na misa ay mamayang alas 10 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihi ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging ibigin ang Diyos sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For your glorious heart is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace.